Good morning, sir. Ay, good afternoon pala. Naka-off pala ang mic ko. Ayan. Sige, antayin lang natin sila. Okay, sinong pwedeng mag-lead ng prayer para maka-start na tayo, para maaga tayo matapos? Sino? Sinong gusto mag-lead ng prayer? Okay, gusto ko si Tadok. Tadok, pwede ikaw mag-lead ng prayer. Tama ba, Tadok? Sino? Sino gusto mag-lead ng prayer? Ay, asa si Tado? Tado? Maasya? Janaika? Okay, si Sumahit. Sumahit, pwede ka mag-lead ng prayer? Sumahit, Gwen. Pwede bang ikaw ang mag-lead ng prayer natin? Sumahit, asa na siya? Ikaw mag-lead ng prayer natin. Asa naman siya? Nawala na siya. Sige na, sino gusto mag-lead ng prayer para makastart na ta? Sino? Sino gustong mag-lead ng prayer para makasimula na tayo?
Okay, sino? Sino gusto mag-lead ng prayer? Sige na, para makastart na ta. Wala na mag-lead sa prayer? Sino? Sino gusto mag-lead ng prayer? Nag-left naman. Okay, kani si Aberde. Okay, bagong pasok. Aberde, pwede ka mag-lead ng prayer? Aberde, alam kong bagong pasok ka lang. Pero gusto ko ikaw sana ang mag-lead ng prayer natin. Pwede ka ba na mag-lead ng prayer, Aberde? Asan na? Okay, si Lucika. Lucika, pwede ba ikaw ang mag-lead ng prayer natin sa araw na ito? Lucika? Baruk, ikaw mag-lead ng prayer, Baruk. Jana. Naririnig ba ako? Jana, Baruk, ikaw mag-lead sa prayer. Okay, si Pasamanero. Pasa natin kay Pasamanero bago lang siyang dating. Pasamanero, ikaw mag-lead sa prayer. Ikaw lang ang ginahulat. Pasamanero. Sa Manero, asa na siya? Sabihan niyo siya siya. Yes, sir. Okay, sige, mag-start na. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Lord, please guide us for this day, to this class today that na uligan kami nga maging acknowledge, makakuha og peace of mind para maka-learn sa lesson ni Sir Daryl Subong. And thank you, Lord, for this day na gihatag sa mga blessings. And please, na i-guide mo kami sa peace, and ibantayan mo kami sa mga sa dangers, Lord. Thank you, Lord, nga. Amen.
Sir, sir, sorry. Ano sir nang putol-putol, sir? Okay. Okay man, okay siya. Okay ka, sige. Amen. Thank you. Okay, magandang tanghali sa lahat. Okay, ilan ba tayo? Okay, 28 na tayo ngayon sa presentation at magsisimula na tayo. Okay, ulitin ko, magandang tanghali sa lahat. Okay. Bago tayo magsimula or magpatuloy sa ating ikalawang bahagi. Okay. Ano ulit yung tinalakay natin nung nakaraang araw? Ano yung tinalakay natin noong nakaraang araw? Mga bayani, sir. Okay, mga konsepto ng bayani, mga bayani, sir. Yes, konsepto ng bayani, panunjongan. Thank you, Palek. Panunjongan. Yes, ato, sir, konsepto ng bayani. Okay. Yes. Then tinalakay din natin. Huwag niyong kalimutan yung tinalakay natin na konsepto ng nila Rizal at ni Andres Bonifacio. Ayan po, ano yung gusto nila para sa ating bansa. Okay, sige, magpadayon ta. Okay, ngayong araw, tatalakayin natin ang executive number 75 of 1993 sa pagkakaalala ko. Ito siya. Okay, binuo ito or at pinirmahan nabuo ito noong 1993, pinirmahan ni Fidel V, dating Pangulong Fidel V. Ramos, kung saan sa pamamagitan nitong executive order, guys, ay nabuo yung National Heroes Committee. Okay, National Heroes Committee, sila yung mangunguna sa pag-aaral, susuri at magre-rekomenda ng mga pambansang bayani na may pambihirang mga nakamit at malaking ambag sa atin. Okay? Ibig sabihin, ang ano na to, guys, na batas ay Pilipino na yung gumawa. Hindi siya tulad nung sa pagpili dati kay Rizal, di ba, kay mga Amerikano. Okay, sila yung nanguna para mapili yung pabansang bayani. Pero dito sa executive number 75, ayun nga, tulad ng sinabi ko, nabuo yung NHC or National Heroes Commission na magre-rekomenda kung sino ba yung magiging pambansang bayani ng Pilipinas. Okay. Sa pamamagitan nun, guys, ng National Heroes Committee, nakabuo sila ng pamantayan. Okay, ito yung susundin nila para mapili ang pambansang bayani. Una, may konsepto sa bansa at nagnanais ng kalayaan. Ibig sabihin, di ba, yung bayaning yan ay may pananaw. Okay? Iniisip niya yung kalagayan ng bansa. Okay? Iniisip niya yung naging kalagay or magiging or naging kalagayan ng bansa. At syempre, ito lahat yung pinaglalaban nila or ninanais nila ay ang kalayaan. Gusto nilang makamtan yung kalayaan, kaya gumawa sila ng mga paraan para makamit ito. Pangalawa, umambag sa sistema o para sa kalayaan at kaayusan ng bansa. Okay, dahil sa mga ginawa nila, nakamit natin yung kalayaan at kung ano yung nararanasan natin ngayon. Okay, like yung pakikipaglaban, okay, hanggang yon pinalaya na nila tayo at ito yung nakamit natin sa panahon natin ngayon. Diba? Okay? Ito yung mga tao na tumulong. Okay? May ganap. Okay? Hindi lang sila nanood sa panahon na yon, kundi may ginawa silang aksyon para makamit natin tong kalayaan o kasarilan na na natitikman natin ngayon. Okay, pangatlo naman sa pamantayan ay ang ito. Iniisip ang hinaharap, lalo na ang susunod na generasyon. Okay, sinong gustong magbigay ng ideya patungkol dito? Sino?
Sino may idea patungkol dito sa number 3? Sige, mag-raise lang ng hand yung gustong sumagot. Okay, Labisores. Para sa akin, sir, iniisip at pinaharap, lalo na ang susunod na generasyon. Dahil sabi pa nga ni Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, sir. So dapat ay ginaisip yun nila ang mga, ang hinaharap kay, ang nagasunod bangod sa ito, sir, kay mga puro kabataan, which is, kung kita na sa future or nasa present, ay nasa present, kita ang ilaha inspiration or kita magiging inspiration sa mga kabataan sa hinaharap. Ganun, sir. Okay, thank you, Rom. Okay, sino pa? Sino pang may gustong idagdag? Okay, si Bantuwas, nag-raise ng hand. For me, sir, kanang kung mayroon mang gagawing hakbang ang isang tao, hindi lamang ito sa hinaharap, mayroon halaga, kundi kung ano rin ang mayroon ngayon. So kailangan natin tingnan ang bawat posibilidad na mangyari para mayroon din itong makukuha ang mga susunod pa na henerasyon. Yun po, sir. Okay, thank you, Bantuwas. Meron pa ba? Okay, si Mama Luba. For me, sir, kailangan po na iniisip ang hinaharap, lalo na ang susunod na henerasyon. For me, sir, every action na gagawin natin, kailangan natin ingatan, sir, kasi it can affect our future po, sir. Okay, yes, nakaka-apekto siya sa hinaharap. Yes, tama yung mga idea na binigay ninyo. Okay, tulad nila yung sinabi kanina, yung namula sa sinabi ni Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, kung saan, di ba, sa statement pa lang na yun, ibig sabihin nun ay iniisip na ni Rizal yung kapakanan ng mga kabataan. Okay, kasi syempre, naranasan nila kung ano yung sinapit nila, di ba, na kalagayan sa panahon or habang hawak tayo ng Espanya, okay? Kaya naisip nila na ano kayang mangyayari sa susunod na henerasyon. Okay? So ang mga action na ginagawa nila o yung hakbang na ginagawa nila ay syempre inisip nila yung kapakanan din ng susunod na henerasyon, okay? Kaya gusto nilang makamit ang kasarinlan o kalayaan para na rin sa future, okay? Sa hinaharap. Okay, sapagkat pag hindi yun nakamit, syempre, alam na nila kung saan tayo ngayon. Syempre, hawak pa rin tayo na Spanya, kung ganun. Nagiging alipin pa rin ba tayo sa ngayon? Okay, so isa lang yan siya na mga pwedeng o posibilidad na naiisip nila noon, kaya ang ginawa nila ay makipaglaban. Okay, ipaglaban ang kasarinlan ng ating bansa. At ang pang-apat naman, okay, ang pagpili ay di lang sa pagsasalaysay ng isang kaganapan sa kasaysayan, ngunit sa buong proseso. Okay, sinong gusto magpaliwanag nito? Okay, ito. Sino gusto magpaliwanag ng number 4? Ang pagpili ay bilang sa pasalaysay ng isang kaganapan bagkus buong proseso. Okay, anong nais ipunto ng number 4? Sinong gustong magpaliwanag niyan? Okay, Palek. So, para sa akong sir, naintindihan ko is, di ba, ang pagpili ay di lang sa pagsasalaysay ng isang kaganapan o proseso. Halimbawa, sir, itong kay Rizal, di ba,
halimbawa na ito kay Rizal. So, halimbawa, hindi lang sa isa ka part nga, hindi lang isa ka part ang ginanaw sa mga magpili. Barang halimbawa, halimbawa dito lang sa pagsulat niya sa mga itong mga nobela niya, hindi lang sa dito sa part niya pagsulat niya sa nobela nga nang do na ano god ang Philippines. So bali sa whole process ba sa tanan nga gibuhat ni Rizal included na tanan dito sa pagpili, hindi lang sa isa ka part ba, holistically nila gitan-aw ang ano ba, hindi lang sa ano sa isa. Okay, so, yes, thank you Palek, holistic. Okay, ang pagpili. Okay, sino pa ang gustong magdagdag or may karagdagang impormasyon? Okay, Lavisores. Oops. Nawala. Okay, sino? Sino? Sinong gustong sumagot? Or magdagdag? Or magpaliwanag ng number 4? Okay, Lavisores. Ay, wala, sir. Na-off. Napindot lang ako sa gabi ng mic. Okay, sige. Sino? Sino pa? Sino ang gustong sumagot or magdagdag ng impormasyon? Sige na. Batay sa pagkakaunawa nyo ng bilang number 4. Meron? Meron ba? Okay, wala na. Okay, sige. Ang number 4, yun, tama yun. Yung hindi lang siya pinili sa isang pangyayari or highlight, yung pinaka-highlight. Halimbawa, ang highlight kay, dapat may na patay, ganun na kalaban. So, maraming, ano, maraming tawag nito, pwede na or pasok sa pamantayan pag ganun ang gagawin. Kaya ang ginawa nila, ginawa nilang holistic. Tama yung sabi ni Pale. Hindi lang siya sa highlights nakafocus, bagkus sa buong kaganapan. Halimbawa, yung kay Rizal, diba? Ang buhay niya halos ay parang documented. No? Maraming documents na nagpapatunay sa mga ginawa niya. Okay? Mula pagkabata hanggang lumaki, hanggang nakagawa siya ng mga nobela, nakabuo siya ng mga organisasyon, okay, yung La Liga Filipina, tapos yung kilusang propaganda, di ba? Pati sa pagkamatay niya, di ba? Gusto niyang i-prove sa mga Espanyol na hindi siya traidor, okay? At gusto niyang i-prove yung pagmamahal niya sa bayan. Okay. So, yan yung nais ipunto ng number 4. Diba? Hindi lang siya nag-focus sa highlight. Kasi kung ganun lang, daghan. Daghan ang pwede na or makapasok sa pambansang or ma-recognize bilang pambansang bayani pag ganun, pag nakapatay ng, halimbawa, ng Espanyol. Kasi highlight na yun sa buhay nila. So, pag ganun, shoot, pasok na pasok. Okay, kaya ang ginawa nilang holistic dapat, okay? Yung sa buong proseso ng buhay niya o sa buhay niya talaga makikita na yung kabutihan or yung mga bagay na ginawa niya para sa bayan. Okay? Hindi lang siya naka-focus sa isang pangyayari, bagkus sa buong buhay niya. May mga ginawa siya para patunayan na yung pagmamahal niya sa bayan. Okay. Ang NHC guys, may nabuo or may na-recommenda sila. Tulad ng purpose niya, di ba, sila yung magre-recommenda kung sino yung magiging pambansang bayani, kung saan may siyam sila na napili. Okay, yung iba dito natalakay na natin. Sige, at nilagay ko lang siya para kompleto yung siyam na mga tao. Okay, nakarekomenda nga sila pero walang aksyong nangyari. Okay, wala silang aksyong ginawa. At dahil dyan, wala pa rin tayong ano talaga, kung sino ba talaga yung or yung nakasaad talaga sa batas na pambansang bayani. Okay? Sapagkat walang action na ginawa. Na may girecommend sila pero hindi na, tawag nito, hindi na
pagpatuloy. Okay, hindi siya na aprubahan, parang ganun. Hanggang recommendation lang. Okay, tulad ng halimbawa sa, 'di ba, sa thesis, kailangan niyo mag-ano muna ng titles. Okay? Dapat may i-present kayo na titles then aprubahan. Pero sa kanila, hanggang presentation lang, walang aprubahan, hindi siya na-aprubahan. Okay? Kaya hanggang ngayon, wala pa rin tayong pambansang bayani na nakasaad talaga sa batas. Okay. So, ito yung siyam na pinagpilian. Una, si Dr. Rosa Rizal. Alam naman natin siya, pakilala naman natin siya, yung mga konsepto niya, tulad yung konsepto niya sa na national, di ba? Yung tulad ng purpose ng tawag nito, kilusang propaganda, yung gusto nilang maging ano, anong gusto, ano na nga yung layunin ng propaganda or kilusang propaganda? Sinong nakakaalala kung ano yung layunin or gusto ng kilusang propaganda nila Dr. Jose Rizal? Yung konsepto ng national, ano? Maabot. Ano yung gusto? Sige, panunjongan. Maabot ang kalayaan. Ano-ano? Okay, makamit yung kalayaan. Oh, yes, yung kalayaan talaga. Sapagkat yung kalayaan is may attachment pa rin tayo sa Spanya. Okay, hindi siya yung total freedom. Tapos yung isa pa, gusto nilang pantay-pantay na trato ng ay sa sa mga Espanyol at sa mga Kastila at Pilipino. At yung isa pa yung tawag nito. Maging probinsya tayo ng Espanya at yung gusto nila may representative tayo or representante na mula sa Pilipinas doon sa parang government sa Spain. Para siyempre marinig yung hinain natin. Para pantay talaga yung, para maging pantay yung trato. Okay, siya ang isa sa mga pinagpiliin. Pangalawa, si Andres Bonifacio. Okay? Or tinatawag, ito yung ginagamit nila na pen name para kung halimbawa, ma-discover yung mga sinulat nila, hindi sila agad mahuli. Okay, tinatawag din siyang Supremo. Ginagamit niya na pen name itong Agabito Bagumbayan. Okay? Mahalata niya naman sa AB ng pangalan niya. AB Andres Bonifacio. AB rin yung sa pen name niya or alias itong Agapito Bagumbayan. Supremo. Okay, Supremo ng ano? Supremo ng ano? Si Andres Bonifacio. Katipunan, sir. Supremo ng? Katipunan. Okay, KKK, ng Katipunan. Yes. KKK, tama. Okay, nung Katipunan. Okay, siya yung ama ng revolution. Okay? Tinagurian siyang ama ng revolution. Okay. Ito, siya yung nag-organisa ng KKK. Asa na nga inspired ang KKK? Saan siya na-inspired na mag-organize na or mag-organisa ng KKK? Kanino? Sino yon? Kay Rizal. Okay, kay Rizal. Yes. La Liga Pilipina ba? Yes, tama. Yung La Liga Pilipina. Okay. Sekretong organisasyon to, guys. Diba, nung pagkadating ng next, yung nagkaroon ng election ulit sa KKK, diba, nahati sila sa dalawang faction, yung Magdiwang at Magdalo. Si Bonifacio na, or kasapi siya ng Magdiwang. Okay? Kung saan, diba, nung nagkaroon ng Tejeros Convention, okay, yung nag-meeting ang mga Katipunero para sa bagong presidente na ihahalal nila, ang, di ba, ang candidates kay si Bonifacio at si Aguinaldo. Okay? Ang nanalo doon si Aguinaldo. At noon, pagkatapos noon, may mga issue itong si Andres Bonifacio kung saan against daw siya sa, kasi nag-ano yun siya, nagpasa ng parang letter na, ano ba, parang yung sa letter ng dapat yung sa about sa position. Okay? Kasi di ba, siya ba ang dating
pangulo ng KKK tapos napunta kay ano parang nag ano siya na nagpasa siya ng letter something ganun na i-disapprove yung nangyaring parang botohan ganun at dahil doon yun nagkaroon siya ng kaso na tawag nito parang treason yung parang kalaban ng gobyerno ganun parang kasi tong KKK parang ito yung ano nila dati tong organisasyon nila parang naging against daw siya diyan at dahil doon yun in-execute sila okay pinatay sila sa Mount Maragondon Cavite sa Cavite kasama yung kapatid niya dalawa sila yung pinapatay ni Emilio Aguinaldo. Okay. Itong pangatlo naman na tao na nirekomenda ay si Emilio Aguinaldo. Sino si Emilio Aguinaldo? Sino si Emilio Aguinaldo? First President ng Pilipinas. Okay. Unang Pangulo ng Pilipinas. Yes. Tama. Okay. Siya rin yung pinakabata na Pangulo sa edad na yan o, 29 years old. Naging Pangulo siya ng Pilipinas. At siya rin yung pinakamatanda na nabuhay kasi 94 years old siya namatay. Okay? Siya yung nahalal sa Tejeros Convention. Okay? Na naging yung simula sa tawag nito. Simula, di ba, nag-start siya sa KKK. Tapos yun, nagkaroon ng Republika ng Bato. Okay? Biak na Bato. Okay? Kung naalala niyo nung sa first meeting natin, di ba, yung sa official na wika ng Biak na Bato o Republika ng Biak na Bato ay Tagalog. Okay, siya na yung nag-lead, si Aguinaldo. Kung saan, may constitution na to. Kasi pag sinabi nating mga republic, Republic of the Philippines, may constitution yan sila. Yung sandigan, di ba? Sandigang batas ng mga tao. Ito yung sinusunod ng mga tao. Okay, pero ang problem, hindi siya na-recognize na First Republic of the Philippines sapagkat ang constitution niya na ginamit ay copy-paste mula sa Cuban Constitution. Okay? Word by word. Okay? Kung uso pa, ano na nga yung kinakaso pag yung nanggagaya ng tawag nito, something na sinulat? Plagiarism, sir. Okay. Kung naapa to, shoot dito sa plagiarism kasi word by word daw. Halos word by word ang pagkagaya. At yun, pagkatapos ng Biak na Bato, di ba, hindi man kasi talaga siya na-recognize bilang Republika ng Pilipinas or Republic sa ano sa pamamahala ng gobyerno, ito, dumating tong Republika ng Malolos. Okay? Pag ano niyan, pag create ng Republika ng Malolos, may na-elect sila na president. Okay? Yung pagbuo pa lang pero nung inauguration or yung pinak yung prinesenta na ang Republika ng Malolos ang nangyari ang gipresent nila na pangulo or napili nilang pangulo ay si Emilio Aguinaldo kaya siya ang naging first president ng First Republic okay may constitution okay may First Republic Second Republic tayo ang Second Republic okay ito yung sa Japanese occupation yung kay sino yung presidente sa Japanese occupation? May street siya sa Jensen. Okay, sino yon yung pangulo sa Japanese? Jose P. Laurel, sir. Okay, si Jose P. Laurel. At ang pangatlong republic, guys, nag-change another constitution. Alam nyo na ulit, di ba alam nyo naman yung constitution yung sinusunod natin. Pag-change constitution, yung sa Commonwealth, kay Manuel L. Quezon at yung kay Rojas. Okay, kay sila man na under sa Commonwealth. Ang pang-apat, nag-change ulit ng constitution nung kay President Marcos. Okay, kaya tinatawag na Fourth Republic ang kay President Marcos. Okay, Fourth Republic. Ngayon, kailan nag-change ng constitution? Nag-change ba after kay President Marcos? Nag-change ba tayo ng constitution? Tung kay President Cory, sir. Yes, yung 1987 constitution. Okay, kung naalala niyo, 'di ba, sa constitution ni Marcos official yung Filipino na wika. Pagka 1987
Article 14, 'di ba? Official na wika Filipino. Yung kay doon sa panahon ni President Cory Aquino. Okay, yan. So, after noon kay President Cory Aquino, Fifth Republic na tawag doon, nag-change na ba tayo ng constitution? Nag-change na ba? Wala. Okay, wala. So, ibig sabihin, itong ginagamit kay sa Duterte administration, kay, ano to siya, belong pa rin tayo sa Fifth Republic, pero kung mag-change na ng constitution, yung plan nila na gawing federalism, so magiging Sixth kung matutuloy. Pero kung hindi, nasa Fifth Republic pa rin tayo. Okay, ulitin ko, kasapi si Emilio Aguinaldo ng sa Magdalo. Okay, Magdalo. Okay, so bakit, di ba nasabi ko kanina si sa Republika ng Malolos, yung first kay hindi si Marcos ang napili nila na presidente, ay si Marcos, si Malo. Si Aguinaldo, hindi siya yung napili sapagkat wala pa siya ata noon sa Pilipinas. Kasi kung na-remember niyo yung Treaty of Paris, okay, kung napanood niyo sa General Luna na mention yan, kala nila kasunduan lang yan siya, yung Treaty of Paris. Yun pala, binenta niya yung Pilipinas worth $20 million. Okay, tapos nagpunta siya sa ibang bansa. Tapos bumalik siya. Okay, yung Treaty of Paris, yun yung pagbenta ni Emilio sa Pilipinas ng worth $20 million. Binenta niya yung ang bansa natin sa mga Espanyol. Okay, sige, magpadayon ta. Number 4, si Apolinario Mabini. Okay, kilala niyo to. Nakita niyo rin to siya sa General Luna for sure. Diba, meron siya doon. Okay, siya nasi yung... polio, sir. Yes. Nasi sakit polio. Siya yung may sakit na polio. Dakilang, tinatawag siya na dakilang paralitiko, utak ng himagsikan at revolusyon. Kung napansin niyo, siya yung tagapayo ni Emilio Aguinaldo, diba? Kung napansin niyo, nag-a-ask always si Emilio Aguinaldo sa kanya kung ano yung mga gagawin. Okay? Kasi siya yung parang advisor ni Emilio Aguinaldo. Okay? Natawag din siya utak ng himagsikan dahil sa mga contribution niya. Halos lahat ng pagpaplano, yun, meron siyang contribution sa mga pagpaplanong ginawa. Okay? Sa pakikipaglaban. Okay? Yun yung gamit niya, yung utak niya lang kasi matalino siya eh. Okay? Magaling siya sa pag-advise. At ang panlima, si Marcelo H. Del Pilar, ayan, yung kasama sa triumvirate ni Rizal, at kasama niya sa, tawag nito, sa kilusang propaganda, okay, publisher siya ng, editor at publisher ng Diaryong Tagalog. Okay. At pang-anim, si Sultan Kudarat. Okay. Diba, kung napapansin niyo, hindi tayo masyado na sakop ng mga Espanyol. I mean yung sa Mindanao, hindi masyado na sakop. Tama? Yes, sir. Hindi tulad ng ibang lugar na yes, grabe. Sir. Nasakop talaga. Ano sa tingin niyo ang rason? Ano sa tingin niyo ang rason bakit hindi tayo na totally nasakop dito sa Mindanao? Yung nahirapan sila. Sige, Hinay. Sir, sa nabasa na ako, sir, kanang nakipaglaban gid siya, sir, basig bolo og ano lang tong kawayan na panangga yang ano, sir, gamit. Okay, yes. Sa mga strategy pod niya, sir. Okay. Di ba kasi nga matatapang ang mga tao dito sa Mindanao kaya nahirapan silang kay makig-away, di ba? Nakikipag-away talaga sila kung kailangan. At yun yung isang dahilan kaya... Anad o gira, yes. Sir. Kaya dati hindi man talaga as in gira na putukan. Ano talaga sa kanila? Mga bolo, ano tawag? Weapons nila na ginagamit. Okay. Siya yung ikapitong sultan ng Maguindanao. Okay. At pinangalanan din, di ba, yung probinsya ng Sultan Kudarat. Di ba, may napangalan sa kanya. Pinangalan sa kanya yung isang probinsya dito. Yung Sultan Kudara. Okay, pampito naman na nirekomenda ay si Juan Luna. Sino nakakakilala kay
Juan Luna. Or familiar ba siya? Nakita niyo ba ito siya sa General Luna na movie? Yes, sir. Ano? Kapat, mangon siya ni, ano? Yes, ni Antonio Luna. Antonio Luna, sir. Kung nakita niyo doon sa movie, siya yung kalaro niya ng fencing. Okay, yung fencing. Okay, ang ginagamit niya na pen name ay Potasio. Okay, si Juan Luna, Potasio ang pen name niya. Siya yung pintor ng Spoliarium. Okay, kung nakita niyo or napanood niyo yung movie ng Liz Ken na Alone Together. Sino nakapanood ng Alone Together ng Liz Ken? Yung nasa museum sila. Yung parang may pinapakita si kay parang tour guide doon si Liza. Okay, yun yung pinapakita niya ila Enrique. Ito na picture. Na painting. Yan yung Spoliarium. Isang dibuho ng pagkaladkad ng mga bangkay ng mga natalong gladiator sa Coliseum sa Roma. Pero kung kayo ang pag kung kayo ang mag-i-interpret ng larawan. Okay, ano yung interpretation niyo base sa nakikita niyong larawan sa presentation? Ito. Ano ang nakikita niyo? Or ano ang interpretation niyo pala? Sinong gustong mag-interpret ng laraw ng painting? Sinong gusto mag-interpret ng painting? Mag-raise lang ng hand. Sino? May gustong mag-interpret? Wala. Okay, base sa inyong nakikita. Sige, gawin niyo siya ng interpretation. Sige, Lavisores. Sir, na-discuss na siya sa mga ano, sir, sa mga art in this art appreciation at yun. It talks about the kasaysayan kung paano ang mga historical na nangyayari doon nung Espanyol or sa ibang bansa, Barcelona at ito, sir. Spain. Kung paano yung mga tao noon, mga slave. Okay, thank you. Yes. Okay, kung saan? Okay, Zaulda. Nag-raise hand si Zaulda. Wait lang, sir. Saba pa. Wait lang, sir. Sige. Ako, sir. Kasama idea about that picture, sir. For me, sir, is that painting, sir, is ga-depict siya sa mga taong mamatay sa gladiators. Sila yung mga taong lumalaban, sir, na may gamit na mga weapon, sir, against sa mga sa laban sana, sir. Okay, thank you, Zaulda. Yes, tama yung mga interpretation niya. Okay, Hinay. Ano, sir, gihimo lang sila gano'n ba? Anong entertainment yun sa mga social class, sir. Okay, yes. So, yan yung, okay, thank you. Okay, ulitin ko, ito yung painting ni Juan Luna kung saan ang isang interpretation niya daw nito ay yung karanasan nating mga Pilipino sa pamahala ng mga Kastila. Okay, yung mga naranasan natin. Tayo, mga Pilipino ito, ang ga-represent sa gladiator ay ang mga Pilipino. Okay, kinakaladkad. Okay, napatay, pinatay. Okay, at itong mga tao naman, ito, sila yung mga Espanyol. Okay, parang yun yung story behind yung gustong ikwento ng painting ni Juan Luna. Okay, so ito si Juan Luna. Pangwalo, si Melchora Aquino or Tandang Sora. Ayan, siya yung ina ng Katipunan. Okay, kahit sa matandang edad niya, na gawa niya pa rin tumulong sa revolusyon
sa pamamagitan ng okay, yung tindahan niya ay ginawang pagamutan ng mga sugatan na Kastila, ay Kastila, na mga Katipunero. Okay, lahat ng mga sugatan doon sa kanya, sila yung nag tumutulong. Sila yung naghuhugas ng mga sugat. Ayan, nilalagyan nila ng gamot para silang hospital ana na time. Okay, tapos yung bahay din ni Melchora Aquino ay ginagawang pulungan or lugar kung saan nagkakaroon ng meetings, sekretong pagpupulong. Ayan. So, sa pamamagitan nun, di ba, nakatulong siya sa, tawag nito sa revolusyon. Yun yung tulong niya, isa sa mga tulong niya sa panahon ng revolusyon or himagsikan. At ang panghuli, si Gabriela Silang. Sino nakakilala sa kanya? Kay Gabriela Silang. Sino si Gabriela Silang? Kilala niyo ba siya? Walang nakakakilala kay Gabriela Silang? Okay, Zaulda. She was, ano sir, military leader. Okay, yes, leader siya. Okay. Isa, siya yung tinatawag na Ilocanja Joan of Arc. Pag sinabi nating Joan of Arc, yan yung, pag i-research nyo yan, si Joan of Arc ay isang babae na nag-lead ng mga military. Okay. Para makipaglaban. So, tulad ni Gabriela Silang, di ba, ganun din ginawa niya. Nag-lead siya na para para sa isang paghihimagsik. Okay? Siya yung unang Pilipinang namuno sa isang paghihimagsik. Women empowerment ang pinapakita niya. Okay? Nakapaglaban para ipagpatuloy yung nasimulan ng kanyang asawa na si Diego Silang. Okay? Kasi namatay, pinatay yung asawa niya, kay parang nag-revenge na din siya, parang paraan niya para mag-revenge. Okay. So, tinatawag siya na Ilocanja Joan of Arc. At dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Okay, may mga katanungan ba? May katanungan? Yes, Pasamanero. Nag-rate ng hen? Okay lang sa inaano ko lang, napindot. Sorry. Ah, okay. Sige. So, ayun. So, ayun nga. Yung executive number 75. Okay? Kung saan, ayun, si Benimirito nag-resend. Nag-resend ba siya? Okay. So, baka napindot lang. Okay. So, ayun. Tatapusin na natin ang talakayan. Okay. Pero bago tayo magtapos, mag-ask ako ng question. Ulitin ko, ano na nga ulit yung sa to? Okay, ano na yung purpose ng Executive Order number 75? Ano yung purpose niya? Ng Executive Order number 75 ni Pangulong Emilio, ni Fidel V. Ramos. Para asa siya? Para saan yun? Na batas? Sinong gustong sumagot? Para saan yung Executive Order number 75 ni Pangulong Fidel V. Ramos? Sino? May gustong sumagot dyan? Okay, Palek, nag-raise hand ka. So, sila yung ano sir, sila yung nanguna sa pag-aaral ng mga pambansang bayani na may ano, may ambag or yung may mga pambirang pambirang nakamit sa ano, sa lipunan. May pambirang tulong sa lipunan. Okay, tama. So, yan. Ulitin ko. Okay, Labizores, nag-raise ka ng hand. Mga palatandaan, sir.
Okay, yes, sila yung tawag nito. Mga palatinda, sila yung bilang bilang isang bayani or mga okay, sila yung nag-recommend noon ng mga bayani na may ginawa. Okay, na bagay kung saan nakatulong sa atin ngayon sa hinaharap. Okay? Tulad nila Rizal, Andres Bonifacio at marami pang iba. Ito yung pamantayan na sinunod kaya sila napili. Okay? Kasi yung ginawa nila ay may resulta, may natulong sa hinaharap or kung ano yung meron tayo ngayon. Okay, sige. Endan natin tong klase. Bago tayo mag-end, on nyo yung camera ninyo para sa ating documentation. So, ulitin ko, ito ay nakabilang sa napapanong issue kasi na ano rin to or sa panahong nagawa yung book na ginagamit natin, di ba? Naging issue yung patungkol sa mga bayani, kung sino ba talaga ang pambansang bayani. Dapat si Bonifacio, dapat si Rizal. Kaya yun, gipresent nila yung mga document. Bakit si Rizal ang napili imbis kay Bonifacio? Okay. Yung mga debate, good sir. Yung mga debate sa school ba about kay Bonifacio and Dr. Rizal? Dr. Okay. Rizal. Yes, di ba? Naging ano talaga yan siya? Naging usap-usapan. At buti na lang, yun, parang ito yung paraan nila para i-present na bakit si Rizal yung napili imbes kay Bonifacio. Kasi may mga, ano talaga, may punto rin sila kung bakit nasabi na si Rizal, si Bonifacio dapat ang naging pangulo, naging, tawag nito, bayani, di ba, naging na kabilang din doon yung usap-usapan na dapat siya yung unang pangulo. Ayan. So, naging issue siya. Pero yun na nga, hindi siya nabilong sa base sa sa mga naintindihan ko sa nabasa ko at sa klase natin, hindi naging pangulo si Andres Bonifacio kasi nga yung KKK wala pang constitution. Hindi siya naging republic. Hindi tulad nung sa time ni Aguinaldo, may constitution tayong sinusunod, kaya naging pangulo siya. Sige, pa-open ako ng camera guys para sa ating documentation.